There came a woman,
like that, very precious. And she break the box and pour it on his head. Or it might have been sold for more than 300 pence and had been given to the poor, and then murmured against her. For ye have the poor with you always, and whensoever ye will, ye will, ye may do them good, but me ye have not always. Altogether, verily I say unto you, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her. Now, according to verse number 8, ipinangako ng Panginoong Kristo na saan man, kailan man, na ang kanyang ebanghelyo ay ipangaralan sa buong mundo, itong ginawa ng babaeng ito ay pag-uusapan at magsisilbing aalaala ng kanyang ginawa na para sa Panginoon. Ano yung sinipisyon? Na katulad na ngayong gabi, nakikita niya sa atin? Katulad ng pangyayari ngayong gabi, ito po yung kaganapan ng sinabi ng Lord. Everything, kaya atin siya pag-uusapan. At kailangan siya pag-uusapan sa pagkakayan ng sinabi ng ating Panginoong Kristo. Na saan man, kailan man, na kailan gospel ay ipangangaral, yung ginawa ng babae nito ay mababanggit bilang memorial sa kanyang ginawa sa Diyos. Lord, ako yung matuloy kong tulungan at pagkalaobor mo ng mensahe, pagkalaobor mo ng kakayahan, pagkalaobor mo ng kakaalaman, pagkalaobor mo ng kalakasan upang aming itibigan ang mensahe mo pong ito. Katulad ng iyo pong sinabi na. Hinihiling ko ang blessing at sa lahat ng mga tao mo na makikinig, mapakinggan sa Panginoon, makatanggap ng mga dalilin sa inyo na po sa inyo. Ako, bigamitin mo lang, at daan po, narito, isusuko ng buhay upang maging kasangkapan mo. Salamat po kami ng Diyos sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, madalas na natin siyang mapag-usapan, ano po, nakatandaan niyo, ha? At, kay Ideal Girl, parang tinignan ko, siya na to na. Tama ka? 2015. Okay? Pero siyempre, pag naman napag-usapan natin, 2015, ano kung nakatanggal yun ba? Sana. Ha? Amen? Pero sabi nga ni Peter, di ba? Yung aking sasabihin ay, alam ko, alam na ninyo. Pero kailangan ipaalala ulit. Ulit. Kung ang kayo may wa, papag-alala yun ba? Ha? Amen niyo siya? Amen? Ito, ay meron po akong limang katanungan upang ating lubos na makulawa at makita no, yung ibig na gusto na ating makita sa ginawa nitong tao ito. Una muna, who was this woman? Who was this woman? Na nagbigay ng alabaster box of ointment sa ating Panginoon. Sino, who was this woman? Kailangan ang ating meron yung alabaster giving. Alabaster giving. Okay? So, according to verse number 3, yes, ito yung naganap sa Bethany. Ito yung naganap sa Bethany. No? Ito yung huling pagbisita ng Panginoon Jesus Cristo sa lugar na ito. Sa pagkito ay nalalabit na yung pagdating sa kanya. Upang maghandog siya ng buhay. Okay? At habang sinasabahin ito si Simon the Leper, ayun, itong babae ay dumating. At ano yung dalawang babae? Alabaster box of ointment.
ointment of spikenard ay what? Very what? Very precious. Ano sila very precious? Na mamahalin. Ano ba sila? Mamahal ito. Ha? At ang anong ginawa ba yan? Binasag niya yung box na yun at ibinuhos na lahat sa ulo at paa ng ating Panginoon Jesus Kristo. Now, who was this woman? Now, sino ba siya? Okay? Now, according to John 12, verse 2 to number 3, she is Mary of Bethany. Huh? She is Mary of Bethany. Siya po yung si Maria na taga Bethany. Huh? Okay? At siya po, the sister of Martha and Lazarus. Okay? Sino siya? And she is Mary of what? Mary of? Bethany. Taga Bethany siya. Kapatid ni Martha and Lazarus. At possibly, probably, siya po ay unmarried. Okay? Ha? Yung kanyang ate na si Martha ay talented na babae. Ha? Hindi katulad niya. Pero sa kabila ng itong si Mary ay walang talentong gaya ng kanyang ate. Meron naman siya alabaster box of ointment na kanyang ginamit, ha? Upang mapaglingkuran ng Panginoon, maging hanggang doon sa huling sandali na makakapilit niya. Alright? According to the Bible, itong alabaster box of ointment ay what? Very precious. Nakatid po yan? Ha? Amen? Isa? Amen? Ha? At kung kanyang ibuhos po ito, yung baba po'y pinuspos yung kabahayan. Ha? Pinuspos. Okay? But in verse number 4, ano nangyari? Natuwa ba yung mga tao sa kanyang paligid? Sa kanyang ginawa? Natuwa ba? Na-bless ba? Maging yung mga apostol? Verse number 4, pakalakas, and there were some that had indignation. Sa halip na natuwa ang kanihan, may mga nagalit sa kanyang ginawa. At ano sabi ng mga tao? Why was this waste of ointment? For it might have been sold for what? Magkano yung halaga? More than what? More than 300 pence. 300 pence. No, pinaka. Listen po ito at inanap ko. 300 pence sa ating panahon ay $300 to $400. 300 pence is isa ating panahon? Anong halaga sa ating panahon? $300 to $400. In pesos, magkano? 15,000 to 20,000. Eh, imanin niyo siya? Ano niyo sinin? Ha? Okay, and according to the Bible, sa reference Bible, okay, itong halaga ito ay katumbas ng isang taong sweldo. Isang taong sweldo ng pangkaraniwang magkagawa noong panahon na yun. Nakikinig kayo sa akin? So, lumalabas, si Maria naghantog sa Panginoon Jesucristo ng magkano? Ha? Ano yung paningin ngayon sa Lord? Ha? Isang tao sa ako. Yung ating first fruit, magkano? 1 month ang katumpas. Yung binigay ni Maria? 1 year. Nakalim po? Nakalim po ulit? She's Mary of Bethany. Ha? Now, pangalawa, why did she do it? Bakit niya ito ginawa? Ha? Anong dahilan at ito'y ginawa niya? At anong nagpunyok sa kanya? Anong nagpunyok kay Mary of Bethany? Kung bakit ito'y ganyan po rin? Ha? Na yung ganang kamamahal na babao? Ha? Na inipon niya para sa kanya magiging kasal? Ha? Okay? Isang taong pinagpapasinuwag ay ibinigay niya lahat. Anong nagpunyok sa kanya? Tamang bagay na kita. Number one, very thankful. Okay, she's very thankful sa Panginoon. She's very thankful to God. Okay? Now don't forget, si Lazarus ay kanyang kapatid. Amen? Amen?
pinamatay yung kanyang kuya. Amen? Amen? Pero nung dumating yung Panginoon, ano ginawa ang Panginoon? Binuhay na muli yung kanyang kuya Lazaro. Parang ganda? Amen? At si Simon the leper, ha? Okay? Si Simon the leper sa verse number 3, because of what? Faith.
immersion pa lang namin ang kahit. Amen? Sa Lord, tama lang yung kanyang ginawa. Nasisihan siya. Kaya nga dito, hindi ko makita nyo, no? Okay? It is not enough, to do things for the Lord. Okay, ha? It is not enough to do things for the Lord. You need to know. You need to know what to do and what God wants to be done. Okay po? It is about na, yes, ginagawa mo nga yan sa pangalan ng Panginoon. Pero napakalaga na malaman mo muna ano ang dapat mo gawin at ano ang ibig ng Diyos na gawin mo. Sa pagkatuloy naman tayo, ano? Sa pagkatuloy naman tayo, naging napakarami na yung mga tao, ano, sa churches, they do things for the Lord that He, that God does not want to be done. Marami po ba rin? Amen? Marami. Marami mga churches, marami mga leaders na meron silang ginagawa sa pangalan ng Panginoon, pero mas pero naman, hindi iyon ang nais ng Diyos na gawin nila. Marami po? Amen? Binigit ko kanina, may mga churches na matatanda po sa atin, pero para lamang makabili ng gamit, makapagpagawa ng proyekto ng Diyos na nagkakaroon siya pa. I don't believe na tama yun. Hindi mahirap ang Diyos natin para magawa pa kayo. Pero bakit hindi? Bakit? Turuan mo ng tao ng Diyos na magkaroon siya, magkakaroon yan. Any mission? Amen? Ang nangyayin ko ba kayo? Magkakaroon niya. Meron niya sila. Okay. Basta ligtas, meron niya. Hindi pa hindi yan bibigyan ng Panginoon. May mga churches, meron tinatawag na evangelistic campaign, pero walang preaching. Anong tawag sa evangelistic kantata? Puro kantahan na. Anong sana evangelistic doon yun? So, ano nga kita evangelistic campaign, walang preaching? Concert lang. May mga pastor, tinuro sa membro, pastor ka, tawag niya mo, dati. Pastor ka, tapos eh, bago huwari sa membro mo, may peace pa sa'yo. Nakagin ko na sa atin. Hindi ko ginawa yan, wala akong balak ko rin. Sa loob ng kulang-kulang 30 years, ayan siya sa Singapore Army, o ayan siya sa
yung trabaho niya, sa mga nakasama niya, yung mission tayo, but never tayo nagsusulisip sa hindi natin tinuro. Sa lahat ng ating naging proyekto, hindi ito pa rin, kundi bilang pagpasalamat sa mga natuto tayo sa Panginoon. Amen, isa? Amen? Amen, isa? Ano mang needs na ating church? Hanggang maaari, ito ang hindi ng tulong sa labas, hindi naman sa mga never tayo hindi ng tulong sa mga sumbahan. Si Wilson, si Mother Wilson, sabi nga niya, Pastor, si Wilson, sinanong natin, talagang tayo na may support, di ba? Pero maraming mga mission na pupunta sa atin, okay lang. Okay lang. Maraming mga mission pupunta sa atin, at may mga nagpapalang mapupunta para gawin ang tulong sa atin, sa atin ang mission, pupunta. At yun, sabi ko, December 1, tama? Darating yung missionero sa, Iloilo. Diba yung pastor sa Binwanan? Diba, punta ka, fresh ka. Pero bago pa man siya punta ng December 1, nakakagdalawang pula tayo sa kanya. If you see, hindi pa nakakagunda pero may support tayo sa kanya. Pero yung ating mission, yung ating yung tao na sa Barilusyon. Diba? Nang sinendog natin, tayo na talaga ang support sa kanya. Sagot natin yung kanyang inuubahan. Sagot natin pero tayo mangyay support sa kanya. Pero sabi ko sa iyo, mga kung mayroong church man na gusto mong supporta nga ito, eh, blessing yan. Blessing yan. Okay? Kasi, anong dahilan? Sa atin ang buhay natin, no? Okay, church. Okay, the church. The church is a complete unit. Okay, natutok ito, okay? The church is a complete unit. Complete unit. Okay? Mission kapasidad to evangelize his area. Okay? To support his own missionary. Okay? And to build projects the church. It is a complete unit. Tawad niyo po ako? Amen? Para sa mga asawa. Diba? Yung mga asawa, mamag-asawa sila. Pero kita mo, sila lang nakapagpupunta. Nakikinig sa akin, nakapagpupunta, nakapili ng lote, sasakyan. Amen? Amen, Jesus? Pero hindi ng church. Kapag talagang natuto siya. Amen, Jesus? By faith, magpuprovide ang Panginoon. Kaya again, Jesus, mahalaga na hindi na natin, na hindi lang basta tayo gumagawa, kundi inaalam natin, no? Inaalam natin, ano ang ibig ng Diyos na ating gagawin. Okay? Ano ang ibig niya? Sa bakit talaga yung maliwanag naman ang Diyos ay nagbibigay ng direksyon. O napagin ko kanina sa lumban, no? Napasin niyo po na yung ating kanina umaga, si Kaya at Abel, alam nila kung saan natin yung offering nila. Ano? Amen? Dito talaga yung particular place, yung particular time. Nandung pamagdata ng offering to worship God. Okay? Tapos paano nila naman? By revelation. Inlibin ng Diyos sa kanila. Okay? At katotohan ko na lahat ng ipinapagawa ng Diyos na para sa Kanya. Okay? Ang direksyon ay Diyos ang siyang nabibigay. For example, the ark, yung arko ni Noah. Talagin mo yun? Yung arko ni Noah, napasin mo, lahat ng materyales Diyos bumili. Kung ano pa rin nagamitin, napasin mo? Napasin mo? Ano mo yung kahoy? Acacia. Napasin mo? Punti mo yung ilang pinto, ilan at saan yung pinto ilalagay at saan ilalagay yung bintana, Diyos ang nagsasabi. Nakikinig ka sa akin? Ultimo yung sukat at ilang blok. Nakikinig ka sa akin? Amen? At yung huli-huli, sabi ng Panginoon kay Noah, at lahat ng ganun lugar, lagyan mo na. Lagyan mo na. Ang tawag sa inyo, sahing. Tama ba? Lagyan mo ng sahing. Okay, ano sa ikis yung sahin? Hindi naman grasa yun eh.
Isipin. Okay. Sila yung Diyos lahat ang gagawin. Yung suka, yung hapa, yung taas, at kung paano, at ilang palapag. No, hanggang sa tabernacle. Okay? Diyos din ang sabi kay Moses ng lahat ng ulit ng materials na gagamitin. Pati yung suka. Ultimo yung damit na susuot ng high priest. Diyos ang sabi kung anong kulay na susuot. At tapos at uri ng tela. Ano yung sinabi? Hanggang sa panahon ng pagtatayo na sila ng templo. Ano bakit ko ito sinasabi? Again, Christian, it is not enough to do things for God. Sabi ko, it is not enough to do things for God. You need to know. And you need to do. You need to know what God wants to be done. You need to know what God wants to be done. Okay? At malalaman mo yan, if you spend time at the feet of Jesus. Okay? Huh? This can only be done if you spend time at the feet of Jesus. In Luke chapter 10, in verse 39, nalaman ni Mary, na ito ang dapat gawin. At ito ang bagay na nais ng Diyos na gawin niya. Bakit? Because Mary spent time at the feet of Jesus. Natutuhan niyang umupo sa paanan ng Panginoon at nakinig ng kanyang mga salita. Luke chapter 10 and verse 39. Ready? And she had a sister called Mary. Sino to Mary ito? Mary of Bethany, which also maglabas sa at Jesus' feet and what? Heard His word. Kaya ayun ang kapatid, no? Ibig mo malaman kung ano yung kanyang gustong mangyari at paano ito mangyayari. Anong dapat? Matuto ka mo po sa paanan ng Panginoon at makinig ka ng kanyang mga salita. Amen? Amen kasi? Siguradin mo na lahat ng gabin mo, ito ang nais ng Diyos na magawa natin. Pagong bagay, where did she do it? Una, who? Pangalawa, why? Pangatlo, where? Where did she do it? That's verse number 4 to number 5. Mark 14, verse 4 to 5. Tayo po lahat, no? Ready? And there were some that had indignation. Sa Tagalog, nasa Tagalog yun? Okay, tayo nga po lahat. Tapos, may ilan na nagalit sa kanilang sarili. No? Nagsabi, anong layon ng pag-aasayan ito ng engwento? Sapagat ay engwento ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo at maibigay sa mga dugo at inupasala nila ang babae. Nakatayo, hindi natuwa ang mga tao sa kanyang ginawa. Huh? Okay, yes. Now, where did she do it? Sagot, in the face of criticism, pinulaan siya, inilipusta pa siya ng mga tao sa kanyang paligid. Tignan niyo? Oo. Oh. Now, misa, ganun din, ganun talaga, kasahan mo. Ha? Kapag ka ikaw ay pamisan-misan lang dumadalo, wala kang paglilingkod, umasa ka, walang papansin sa iyo. Pero, kapag ikaw ay naging tapat talaga, dedicated ka sa Panginoon, umasa ka. May mga taong naliwitig ka at magtatawa ng Panginoon. Yung ating member sa Lumbang, si Sister Kimberly, very faithful yun, masipag yun eh. No? Tama ba kasi si, malapit na siya sa principal, di ba? Teacher, di ba siya? Malapit kasi ito rin. Nung masipag, magaling. Laging marat na marat nga eh. Ha?
Tapos sabi ng mga co-teacher niya, ano ba nangyayari dyan kay Kimberly? Lagi na lang Bible. Sabi ni Kimberly, noong dati, wala siya ng pakinggan. Pero may nakakapakinig na siya. Huh? Asahan mo yun. Okay? Kapag talaga ikaw ay naging dedicated sa Panginoon, may mga tao talaga, maaaring kamag-anak mo, papasinigin ka. Papasinigin ka. Nakatay yung araw. So, nakatay yung mga tao ating kilala, yung mga tao na yung babilan nila, kakalagin mo silang 30,000, 50,000, 100,000. Na? Sinturong, 300,000. Isipin mo yan. Oh, okay. Renos, billion. Amen? Magpapakain yan, talagang halos kalahati milyon. Pero, pag nalaman niya na nagpe-first food ka, nakikinig ka sa akin? Nakikinig ba kayo? Pero pag nalaman niya na nagkikinig ka ng mga 100,000, 100,000 sa church, makakalinig ka, nakikinig ba kayo? You see? Now, tapos yung nakita yun na nagkaroon kay Mary of Bethany? Oo. Oh. Anong sa alam din na sa limutan? What was the ways? Anong layan ang pag-aaksayin ito? Ano man ang ginawa mo sa Lord, walang sayang kapag ginawa mo ito sa kanyang pangalan. Walang sayang. Okay. Hindi ka lang dapat. Okay. Kaya ano man ang ating gagawin sa ating pagkakaloob, ating isang tayo na mag-get, don't let the world tell you what is important. Sinabi na lang Panginoon sa atin kung ano ang higit ng mahal na Lord. Ano ang mahal sa Lord? Seek ye first the kingdom of God. And His righteousness and all these things shall be added unto you. Number four, when? When did she do it? Verse number eight? Verse number eight? Okay, again? Number eight? She had done what she could. She's come apprehend. Nagtampo na siya upang pahiran ang aming katawan sa aking pagdating. Kaya kailan niya ito ginawa? Kailan niya ito ginawa? Alright, according to verse number 8, nagpauna na siya. Okay? Nagpauna na siya. Alright, now, take a question. Sa last chapter ng Book of Mark, on the first Sunday morning, nakalala niyo po, may mga grupo ng babae na dumating sa libingan ng Panginoon noong first day of the week na yun. Remember that? Pagdating nila sa libingan, ano nakita nila? Ano nakita nila? Wala na yung takip ng libingan. Alam niyo yan? At kung sila yung spirit, nasa lang ang Panginoon. Wala na ang Panginoon doon. Amen? Nakatanong ko, ano yung dalaan ng babae? Ha? Anong dalaan nila? Okay. Anong pagpapamunin? Bukuhos ang sarang nila ng pagpapamunin ng katawan ng Lord. Pero nasa lang ito, wala na. Wala na. Okay? Ano yung isipin? It's too late. Wala na ang Panginoon doon. Sabi niyo po, nasayang yung dala nila, hindi nagamit ng Panginoon. Pero si Bethany, nagpauna na. Okay? Samantala sa iba, nasabi na, nasa na siya. You see, it was too late. Kaya nga, alam na, alam na sa atin, do what you can and when you can. Amen? Ano nga ang pinaparap mong gawin na pastor? Gawin mo na naman agad. Yes. Gawin mo na. Okay, hanggang meron pang panahon. Yes. Okay, to Christian, one of these days, it's going to be too late to win your loved ones to the Lord. Isang alamag mo na ngayon, it's too late para mawin mo pa ang iyong mga mahal sa buhay. It's going to be too late to serve God. Pag wala ka ng lakas.
to be too late to give to the Lord's work. Yet hanggat di panahon pa, paghandog na tayo. Amen? Now, si Meron Petalino po, kung makikita nyo ha, ibinuro nyo lahat. Yung kumakalit pabango sa Panginoon. Okay? Yes, what did she do? Yes, ibinuro nyo lahat. It means, she gave it all. She gave it all. Amen? Wala sa kanila. Okay? She gave her best para sa Lord. Kaya nga sabi ko, mahalaga na tayo rin, ay lagi tayo meron pag-evaluate ng aming sarili, yung pag ginagawa ko para sa Lord, yun ba yung the best? Ha? O meron pa akong reservation? Ha? Na ibibigay ko ba lahat yung lakas ko, yung kakayahan ko, yung talino ko, yung talento ko, na ibibigay ko ba lahat? Nakikinabang ba talaga ang Diyos sa buhay na ibinigay niya sa akin? Nakikinabang ba talaga ang Diyos sa talento, sa blessing na siya kanyang binigay sa akin? Okay, Christian. No? Okay, one of these days, it's too late. Kaya hanggang may panahon pa, gawin natin ang ating magagawa. Ibigay natin ang ating magbibigay. Amen, Christian? Now, ibig ko bang kayo, no? Si Mary ay larawan din siya ni Abel na pinag-usapan natin ngayon ng mata. Okay? Mary of Bethlehem came with faith in God. Amen? Yung kanyang pagkakalawag, naroon yung faith. Alam niya talaga, totoo na si Christ na kanyang Savior ay mamamatay. Kaya ipinagpakunan niya yung kanyang pagbigay ng almas ng lakas. Secondly, okay, she gave the best offering to God. Amen? The best offering. Magkano yung binigay niya? Anong katumbas? Katumbas na? Katumbas na? Isang buwan? Isang taon. Amen? Sa kabila ng pagkulat ng mga tao sa kanya, hindi niya pinansin. At maganda na rito, mismo ang Panginoon na kanyang tinitinuro ang nagtanggol sa kanya. Ano sabi ng Panginoon? Pabayaan niyo siya. Tama yung kanyang ginawa. Nagpakulat na siya. Kayo, lagi, ang nasa isip niyo yung mga dukha. Ay yung mga dukha niya, alam ang oras na inyong gusto yung paglilukulan. May panahon kayo sa mga tala ko, hindi ako lagi narito. Amen? Kaya nga tumating ang time nung nagdala sila ng pabango, it's too late. Wala, nakapago na ang Panginoon. Hindi na niya kailangan yung engkwentong dala nung dapating ko. Pangatlo, she came with a righteous heart before God. Hindi niya pinagkain yung meron siya. Ibinigay niya lahat sa Panginoon. May pananampalataya, may pag-ibig, at may pagpapasalamat. Amen? Sapagkat ang Panginoon ang nagpalaya sa kanya mula sa pitong demonyo na umalipin sa kanya. Amen, Jesus? At ang Panginoon nagpagaling sa kanyang bayaw kasi Simon Pedro. At ang Panginoon, yung kanyang kuyang si Lazaro para magbulong na ng buhay ko. So, walang makakagawa noon. Ang Panginoon lang nakagawa sa kanyang. Amen, Jesus? Kaya nga sa hapon ito, ikaw ba? Very thankful ka ba sa Panginoon? Ha? Okay? Ha? Marami ba siya na mabuti ba sa'yo? Mapagbiyaya ba sa'yo? Kung sino mabuti ba magbiyaya sa'yo? Ha? Paano ka magkaloob? Amen? Paano ka magkaloob sa kanya? Ha? Okay. Nakikita ba ng Lord na the best yung ginagawa mo sa kanya? Amen? Paano ko sumunta? Nakikita ba niya na sa pagsama mo sa kanya, talaga na siya na siya, sa kanya ka nakapokus sa kanyang salita? Ha? Tagagalang ka ba ng kanyang salita? Oo, magkasalang tagapakilig. Mag-issue na tagagalang ka ng kanyang salita, hindi tagapakilig lamang.
kami natin lahat. Okay? Na nag-the-best. At alamin mo, okay ha? Alamin mo, ano ang nais niya? Hindi ko ano yung nais mo. Kundi kung ano ang nais niya. Alin yung hinahalap niya sa iyo. Ay, palalik mo yun. Lord, salamat mo. At kung binigay, itong lesson ito na ginawa ni Mary na para po sa iyo. Dear Lord,